What's up sa inyo mga kabomba? So ngayon mga kabomba ay yan, makikita nyo, nagsusuot ako ng gloves. So may pupuntahan tayong scooter mga kabomba na... Itong scooter na to mga kabomba, isang scooter na patok din sa Pilipinas ngayon. So ito nga, sakay natin ang ating adventure bike mga kabomba. So ito nga pala mga kabomba, yung ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung bagong Honda Click na 150 na Vario Edition. So ano nga ba yung pagkakaiba ng Vario Edition? So yung Vario Edition kasi mga kabomba, ito ay nilabas sa Vietnam. So hindi ko alam kung ano yung ano to, mamaya aalamin natin yan kung ano yung mga pagkakaiba niyan, kung bakit may Vario or may 150i. So kasi pagka nakita mo siya, parang ano lang, pare-parehas lang din naman. Halos wala din namang pinagbago, kaya nga ngayon ipapakita ko sa inyo para malaman natin kung ano ba yung pagkakaiba ng Honda Vario Edition. Yung Vario Edition nga pala mga kabomba ay hindi lang sa Honda Click, kundi sa ano na din, yung sa Honda PCX, meron din siyang ganun. Lalo yung 2020 model, meron din siyang inilabas. So susunod na vlog ko, ipapakita ko naman sa inyo yung Honda PCX na 2020 na Vario Edition. Dito kasi mga kabomba, pagka ano, yung Vario Edition ay matte color. So ito na ako mga kabomba, malapit na ako para at ipapakita ko na sa inyo. One eternity later. Ito na siya mga kabomba, punta muna tayo sa specification. One hour later. So yun nga no mga kabomba, naipakita ko na sa inyo yung specification. Halos parehas lang din naman. Kumbaga ano lang ang pinakaiba niya, yung sticker or yung ginawang pangalan ni Honda Click na dito na inilabas ay si Honda Vario or Click Vario Edition. So yan, LED, syempre hindi na mawawala kay Honda Click yan mga kabomba. Ito nga pala yung combination ng kulay nito ay matte red tapos ay matte black. Tapos may, kung mapapansin nyo, may dalawang glossy black sa taas. Diba? Ang ganda ng pagka-combination. Yung paway niya ay matte red. Siyempre, combi brake mga kabomba. Hindi pa naman, ano, hindi pa nila ginawang ABS to. Siyempre, mas malaki yung gulong nito mga kabomba. At iba yung itsura ng mags nito kumpara kay Honda Click 125. So, yun yung mukha niya mga kabomba. Halos wala naman talagang pinagkaiba. Nabago lang yung model at yung sticker. Saka medyo nadagdagan lang ng ibang kulay. So dito si idling and idling stop. Yan ang maganda kay Honda. Sa kabila ay yung... Ayan, di ba kung makikita nyo. Tapos yung starter na andyan na. Tapos dito sa kabila ay yung low beam and high beam. So keyless syempre. Tapos meron idinagdag na red button doon. Hindi ko alam kung bakit o ano yung ginawa doon. So ito mga kabomba, yung lagayan ng battery, siyempre dati pa rin, na may Honda emblem sa gilid. Ayan. Tapos dito sa ilalim, ang ganda ng pagka-ano ng matred niya mga kabomba. So kala ko naman dati mga kabomba ay mayroong pinagkaiba yung Vario sa Honda Click 150i. Yung pala, ito, yung Vario ay nilabas sa Vietnam at saka sa Thailand, naglabas din sila sa Thailand. So ito yung panggilid niya mga kabomba, ayan. Makikita niya parehas pa din. Pero yung Honda Click dito mga kabomba na 125 ay mayroong kickstarter. Pero ditong si 150 hindi sila naglabas ng may kickstarter. So hindi natin alam kung bakit. Ang pagkakaalam ko yung Honda Click na version 1 na 150 sa Pilipinas ay may kickstarter. So dito hindi nila inilabas din. So wala din. Ano lang siya. Electric starter. So dito tayo, ayan, mayroong dalawa pang kulay dito. Ayan yung matte black. So common yan. So ito yung pinakabago sa paningin mga kabomba. Hindi ko alam kung ilalabas sa Pilipinas yung white at red na to na glossy. Para siyang yung PCX dito mga kabomba na ano, na yung glossy red at glossy white. So parang inilabas din niya kay Honda Click. Pero hindi ko alam kung ilalabas na sa Pilipinas. Mas maganda itong tingnan mga kabomba yung white na to, kung lalo kung makikita nyo sa personal. Mas marami sigurong bibili nito, lalo siguro yung mga babae, diba? Kasi parang pambabae yung kulay niya, tapos
Pero maganda yung combination niya talaga. Ito yung kanina, yung naka-display doon. Ayan. Parehas lang sila. So ito yung parang yung may pagka-gray yung black niya na matte black. Tapos gold yung mags nito, mga kabomba. Ayan. Pinakagandaan sa kanya, tapos yung emblem niya sa gilid ay cool. So dito ako nagagandaan sa isa na to eh. Yung white at red. So punta tayo dito, mga kabomba. Meron pa dito na, ayan. Ito yung dating model, mga kabomba. Kaya kung mapapansin nyo yung matte red, inilabas siya dito. So parang late siya inilabas dito, pero nauna sa Pilipinas itong kulay na to, mga kabomba. Pero ang mabili kasi dito, mga kabomba, ay yung ano, yung matte black. So ito madalang kumakita sa daan to, para ano lang naman, parehas lang din naman ng model sa Pilipinas. Tulad ng sinabi ko kanina, mga kabomba, sticker lang pinagkaiba. Ayan. Tapos dito, ayan, meron dito na pure white. Hindi ito nilabas sa Pilipinas, mga kabomba, yung pure white. Ay, 125 pala to. Ito yung 125 dito na pure white, tapos ito 125. So mayroon pala dito isang 125. One eternity later. Yun nga, mga kabomba, no, na ipakita ko na sa inyo yung Honda Click na 150 na Vario Edition. So nakakatuwa lang talaga, mga kabomba, kasi karamihan ng mga ibang motor tulad ng Honda ay nauuna dito, kaya na i-share ko sa inyo at naipapakita ko sa inyo ng advance. So yun nga, abangan natin yung mga ibang modelo na lalabas kay Honda. Dahil talagang ibang pagkasikat ng Honda dito, mga kabomba. Yung Yamaha meron ano, pero pa ano lang, yung ilan-ilan lang, hindi katulad sa atin na talagang pagdating sa mga scooter ay number 1 ang Yamaha sa Pilipinas. Well, pero hindi ko rin din sure kasi sa ano namin sa Nueva Ecija, mga kabomba, ay talagang puro ano doon. Puro Yamaha ang makikita mo, karamihan ng mga ano doon, ng mga scooter. Kahit naman ako nung nandun pa ako sa Pilipinas, talagang pagka bumili ako ng scooter ay Yamaha talaga yung binibili ko. Kasi nga pagka nag-upgrade ka ng halimbawa sa makina, marami kang mabibili sa mga aftermarket. Yung mga accessories. Ayun, dati kasi kamotor ako ng Honda, napakahirap hanapan ng ano, ng accessories. Pero hindi ko lang din sure, mga kabomba. So dito kasi, mga kabomba, talagang iba yung pagkasikat ng Honda dito. So ito naman, mga kabomba, ang mga binibili ko namang motor dito, mga kabomba, ay karaniwan ay puro China naman. So bakit nga ba China? Pagkakaalam kasi ng iba, mga kabomba, pagka sinabing China ay sirain na yan. Pero hindi po, mga kabomba, talagang iba na. Kumbaga sa ano, yung mga parang ano lang din yan, di ba? Yung mga parang Toyota dati na hanggat nagtatagal nag-i-improve. So, ayun nga. Kaya ako nagustuhan din itong mga China na bike na to, tulad ng Cyclone. Kasi ang nilabas dito, mga kabomba, eh, pagka nakita nyo naman siya ng personal ay okay naman. Hindi naman siya yung parang ano na sirain. Tulad nitong binili ko na adventure bike, mga kabomba. Pagka nakita nyo sa personal to, talagang para siyang yung CBX 500 ba yun, ni Honda. Tapos makakapal yung kaha niya ngayon, mga kabomba. Hindi katulad ng mga ibang China bike dati na pagka kinatok mo yung plastic ay talagang maninipis. Pero ito napakakapal, mga kabomba. Hindi katulad ng dati. Tapos yung mga pintura niya, pagkaganda talaga, pagka talagang nasinaga ng araw, yung parang mga branded na motor talaga, yung nagbiblink pa yung ano niya, yung mga glitters. Kaya so ano, natuwa lang ako, kaya saka ito kasi medyo mura dito yung mga China bike. Pag dito ka bumili ng mga branded na motor ay napakamamahal. Kaya yung mga ibang upload ko, mga kabomba, na pinapakita ko sa ano, sa inyo na price, talagang mahal talaga. Kasi nag-aangkat lang sila sa Thailand saka sa Vietnam, wala silang sariling pabrika. Kaya siguro pagdating dito ay napakataas na ng presyo. Pero ganun pa man, marami talagang bumibili kasi iba rin yung ano, mga tao dito, mga kabomba eh. Dito talagang iba't ibang uri ng magagandang sasakyan na makikita mo, magagandang motor. Talagang ano, tagurang siguro talaga yung yaman nila, mga kabomba. So yun lang, mga kabomba, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na vlog ko. Maraming salamat.